So, hi, good morning. This is Mommy MJ and welcome to MJ and Sam Channel. So, for today's vlog, good morning by the way, kakagising ko lang. So, for today's vlog, gusto ko ipakita sa inyo yung aking mga tanim. So, ayan siya. So, isa-isay natin yung mga tinanim kong halaman. Nag-start ako mag-plant. Nag-start ako magtanim noong January 1, 2021. So, as of now, ganito na siya ngayon kadami. Pero yung iba dyan, binili ko, pero halos 80% tinanim ko talaga. So, ipapakita ko na siya. So, ito, citronella yan. Ayan, binili ko yan. So, pati ito, ito yung aking kalamansi na may bunga na. Laki na nga ng bunga nyo. This one, binili ko din to. Pero accidentally, may naibuhos akong lupa na may tanim na sili. So, dyan siya tumubo. So, ngayon, hinahanapan ko siya ng malilipatan kasi medyo malaki na siya. Then, ito, mga sili din to. Ayan, yung mga puti-puti na yun actually. Yun yung pinagugasan ng bigas na dumikit sa dahon. So, ayan siya. Then, ito yung aking snake plant na binili ko to. Ilalagay ko to sa CR. Then, ito mga sili. Ito yung aking daon ng sibuyas. Ayan. Ito yung aking kamatis. Then, yung potos. Actually, dalawa yan. Nasa isang paso siya. Tapos, ang ginawa ko, ito siyang kasama nyo. Hinati ko siya. Nag-try akong itanim siya. So, ayan, nabuhay naman siya. So, ito yung aking talong na naplatakan ng pintura. So, ayan, yung mga ibang paso ko dito is lata. Either lata ng pintura or yung pinaka-plastic niya. Pero hinugasan ko muna yun bago ko tinumnan. Then, ito, dahon ng sibuyas to. Bumili kasi ako noon tapos may ugat pa siya. Tapos binaong ko siya. So, ayan, tumubo siya. Tapos ito yung aking mga ano ba tawag dito, labanos, ayan, sa bote ng soft drink ko siya tinatanim kasi medyo mahaba siya pag tumubo. So ayan, ito mga dahon din ng sibuyas, ito yung aking basil na tumubo na siya. So ayan, gusto ko magtanim ng basil kasi mahilig ako sa basil, sarap yan sa pasa. Tapos ito, dahon ng ito, this is sili din. Kung mapapansin ninyo, ang dami kong tanim na sili kasi yun talaga yung madalas kong bilhin. And, ayan pa, mga sili din yan. Lahat yan sili. Ayan, from doon. Sili lahat yan. Tapos itong petsa, itinanim ko lang siya last week. So, ganyan na siya ngayon kataas. That is petsa. May naglalagay ako ng tinitoy kasi yung mga pusa, tinatapakan to. So, para lang may pangtaboy ako dun sa mga pusa. This is lemon. Itong mataas na to. Kaso, ang problema ko dito sa lemon na to, inuud siya. So, baka may masasuggest kayo na paano ko mapapatay yung mga uod. So, yung iba, kinakat ko yung dahon. Lalo na pag nakikita ko na parang doon sila nakatira. Katulad nito, meron na naman. No. Ayan, no. May puti-puti siya kasi nagpintura nga dito na palakan siya. So, yan, I think this is uod. So, bubutitin natin yan. Tapos, itong lemon na to, dati nakalagay lang siya dito sa patso. Yung tatlong lemon na yan, as in, nasa isa lang yan. So, ang ginawa ko, pinag-separate ko siya para makahinga sila. Hindi sila magagawa ng nutrients. So, this is talong. And this is okra. Tapos, papakita ko yung mga binili ko kahapon. Ito, nilagay ko kasi ito sa loob ng bahay. Ayan. Sa loob ng bahay or sa CR, itong snake plant. Nabili ko ito ng 150 each. Dito sa Molino, napakadami nagbebenta ng halaman. So, ayan. Tapos, ito yung aking photos na isa. Sorry, nakalimit ko yung tawag dito sa isa. Pa-comment naman kung anong tawag dito sa gumagapang na rin na to. Ayan. Tapos, ito yung mga herbs ko. May time ako kasi sa birthday ni Saren, mag-roast ako ng chicken para fresh na yung ilalagay ko. Then, ito naman. Mahilig gusto ko rin dito kasi ito yung parsley na, alam mo yung pang toppings, pang display, and pang additional, ano ba tawag? Additional
flavor doon sa nilutuin natin, lalo sa mga past, sa mga, sa Big Mac, or pang toppings lang. Then, ito is mint, no? Maganda to kapag yung sa lemon water. So, ayan, lagyan natin ng mint, yung inumin natin. Then, ito is citronella. Gusto ko talaga magtanim ng maraming citronella dahil medyo malamok dito. So, sana lumago pa siya. Then, ito yung aking, ano, ayan, ito yung aking parang nursery room. So, dito ako nagpapalaki ng mga tanim. Actually, naka-second batch na ako. So, ang tinamnan ko lang muna is yung kalahati. This is lettuce, ayan, medyo, hindi lang maganda yung, ano niya, hindi maganda yung tubo niya. Pero, hinayaan ko na lang muna siya dyan. Then, yung mga daan ng sibuyas and mga sili pa ulit. So, ayan. Tapos, ito yung aking kamatis. So, ayan, kamatis din yan. Ayan, cherry tomato yung nandun sa likod. Ayan, cherry tomato yan. So, ayan, ito yung lemon ko na matakas na. So, ayan yung mga tanim ko. Dito, ito mga binili ko yan. Tapos, 80% to 90% tanim ko na lahat. So, ayan. Ayan yung mga tanim natin. Tapos, ayan lahat yung sili yan. Bibili ako ng paso later. Kasi may mga itatransplant na ako. Para medyo lumuglawag na siya. So, itong kamatis na to. Ayan. Ayan siya. Tapos natanggalin ko na talaga to. Kasi ito na, ang lago na nitong citronella na to. Dati binili ko konti lang nito eh. Parang kailangan ko siyang ilipot sa mas malaking space. Kasi very hard. Si Daddy Nixas, ayan, bumili ako nito, empty pa siya. So, plano ko ilagay ito sa CR eh. Pero, na-discover ko na pwede rin siya dito sa labas. So, pupunayin natin niya ng ganito. So, ayan. So, ipapakita ko sa inyo ito. This is tap water. Hinaya ko muna siya dito kasi hindi pala maganda yung bagong buka, yung bagong galing sa gripo na tubig na pandidilig mo kasi mataas pa yung chlorine niya. So, dapat pinapasingan mo muna yung water bago mo siya idilig at least mga 24 hours. No? Based lang doon sa mga YouTube na napanood ko. And this one, hindi to ice cream. Ito yung aking ano, ayan, yung saging na binalatat na chinap-chap-chap-chap ko na binabad ko sa water na for 2 days. Tapos, ayan yung pandidilig natin sa halaman. So, parang fertilizer na rin siya. Then, this one, this is rainwater. So, nangungulagta rin ako ng rainwater kasi maganda rin daw pandidilig yung rainwater. Lately, medyo umulan dito sa Cavite. So, nag-try talaga ako mamupon. Kasi, paubos na siya. Kaya, ito, nagpapasingaw na ako ng tap water na para may stock ko na pandidilig. So, ayan. Actually, may halaman pa sa labas. Ayan. Tanim to ni Papay. This is tea plant. Alam ko ang tawag. Kalimutan ko ng tawag dito. Comment naman ko ang tawag dito. Parang angel something. Yung tawag din. So, nakalimutan ko na. Then, this one. Then, itong parang buko. Pero, hindi siya buko talaga. So, ayan. Tanim yan ni Papa. So, hindi ko yan gagalawin sa labas. So, ganyan lang siya sa labas. So, plano ko ipaayos yung setapat. Parang lalagyan ko siya ng ganong cover. Kasi kung mapapansin nyo, ayan. So, gusto ko siyang paayos lang. Siguro parang pa-square na ganun. Para lang maganda na siyang tingnan. Kung ipa, nabili ko ito for 60 pesos. So, gagawin ko din siyang fertilizer sa halaman. Then, itong mga to, inilipat ko sila sa paso. So, bibili ako later ng more pasupa. So, mag-start muna ako mag-dilig ng halaman habang maaga pa. Hindi pa ganun kainit. Then, magbubudbud din ako nito. Actually, every morning, unang ginagawa is tinitcheck ko muna itong halaman. So, in a way, parang ayun yung naging stress reliever ko. So, ayan, nakakatulong siya sa akin.
So, mag-start na ako maglagay ng ganito. Pag after work, ito rin yung una kong tinitingnan kasi pag-uwi ko dito, for sure na tuyot na siya. So, lalagyan ko muna siya dito bago ko siya didiligan. Ang mura lang ang bili ko dito, 60 pesos. Pero may isa kami bigyan ng halaman na nakita na binibentahan ako ng isang sakong ganito, 200 pesos. Pero inisip ko kasi sobrang dami na. So, ayan. Actually, nanonood-nood lang ako ng YouTube kasi wala rin talaga akong idea sa pagtatanim. Doon nung bata ako, mahilig ako magtanim. And ngayong pandemic, parang malaking tulong talaga na yung kinakain is somehow, pinipitas mo na lang sa labas ng bahay. Wala rin akong space talaga. Ayun na yun. Ay! Mga pusa! Ay, Diyos ko po. Mga pusa, nakita nyo ba yun? Muntik na nila mabali. Nabali nila yung okra ko. Ay! Ayun na nga ba ang sinasabi ko. Nakita nyo, hindi ba nasaksihin nyo kung paano natago yung pusa? Paano nito? Sinira yung halaman. Ayan, nakakalungkot. Kailangan dito kayo tumakbo sa okra ko. Nakuya, harangan. Harangan ko nga ito. So, alam niyo na kung bakit yung mga tinidor ako. Dahil may tumakbong pusa. So, gawin natin ang paraan na maharangan yan. So, ayan. Lagyan din natin ito maliliit kong halaman. Tapos ang bali natin ang wood. Ayan yung mga sili ko. Mahilig kasi kami sa maanghang, kaya puro sili yung tanim. Tsaka mahilig kami sa tinola. Dahil si Sarin, yun lang yung ulam na kinakain. Tinola fish. Tinola and fish.
Ito yung maganda kapag naka-plastic yung halaman. Mas madali siyang i-transfer kasi makukuha mo siya ng buo. Pala, itong mga banana na ito, pwede na ito sa baby dito. Lagyan na natin siya. Sa ugat lang tayo magbibigay. Kaliyan naman sa dahon. Pero yung hugas bigas, yung pinabugasan ng bigas, huwag siya itapon. Kasi maganda rin siyang pandilig sa halaman. So, tubig ulan, pinabugasan ng bigas, and ito yung sa pinagbubara ng dahon, ng
balat ng saging. Actually, may iba gumagamit pa ng mga lamang loob ng isda. No? Which is, hindi ko pa siya kain gawin sa ngayon. So, slowly by slowly, kailangan talaga, inaaral talaga yung ano yung tamang pagtatanim ng halaman. So, ayan. Makaisa na tayo. Then, meron pa tayo isa. Dahil dalawa yung snake plant. So, ayan na. Tanggal ko na yung sili. So, transfer ko muna siya dito sa mahaba yan. So, nalagay ko na rin yung fertilizer, yung ipa, and yung pinagbabalan ko ng banana peel. So, ito yung mga herbs ko. Ayan. Papaarawan ko lang sa konti. Then, itatransfer. Ilipat ko na siya sa matinig sa tape basin. So, nalagyan ko naman lahat. And ito na transfer ko na rin siya. Maganda yung binili kong paso kasi kung ilalagay ko siya indoor, at least maganda na siya tingnan. And then yung mas malaking paso, mas malaki na yung binili ko para mas mag-grow siya. Then itong citronella, nilagay ko na lang siya sa lata. Ito na lang siya. Petal pang labas lang naman ko. So, sana lumago siya. Then, ayan, nilagay ko na lang. So, pag-iing na rin ako. So imagine, nag-start lang ako sa 3 perasong paso nun. Pero in 2 months time, ganyan na siya kadami. So ayan. So i-update ko kayo sa susunod na vlogs kung ano na yung, kung namunga na ba siya or may tinanim tayong bago. So ayan. So thank you for watching. Please like and subscribe to MJN Farm channel for more videos. Thank you everyone. Stay safe and God bless.